tangali mga kalapatid, no? At tuloy natin yung ating video nung nakaraan kasi medyo mahaba-haba kasi ito, no? So yung mga meron pa tayong mga sinisisingsingan na mga inakay, no? Gaya nung nandito at anak ni Dodong, no? At dito niya ilang araw lang ang lulusog na ng mga ibo, no? Ito po kaya pakikita po ako sa inyo na hello, NFS, ayos, PHA. Ito po yung mga PHA, no? Na ating ilalagay doon commercial sa commercial ring. Commercial ring, no? Yun po, no? At ating ilalagay, no? Yun po, medyo malalaki na sila. At pantay-pantay, no? Pantay-pantay po yung kanilang paglaki, no? Mandulusog. Yan po. Medyo matapang yung lalaki, no? Ayaw niya ipapahawak yung... Ayaw niya ipahawak? Ayaw niya papahawak yung kanyang mga anak, no? Ang lalaki na po, no? Ang lulusog, mga kalapatid, no? Napakalulusog ng ibon, no? Para makikita. Kasi sing-sing yan? Ito po yung ating nilagay na sing-sing, no? Ayan po yun. Magkano ba yung isang ganyan? Mga commercial magkano lang ganyan po pa? Yan, ha? Magkano ba yun? Halaga po yun, 25 pesos. 25 pesos. Yung malulusog po. Malulusog po. Cute. Matataba, no? Mabibigat. Ang mga inakay natin. Ganun po yan, no? So yung lalaki at babae dyan? Na? Ano babae at lalaki dyan? Ang lalaki po ay... Ito po babae, no? Babae po ito. Ah, lalaki, lalaki. Nakaganon eh. Nakaganon eh. Lalaki. Yan po, makikita nyo, ano po, lampas dito, no? Lalaki yan. At ito naman po ay... Lalaki din? Lalaki. Babae po, babae. Pantay kasi, pantay yung puwet. Babae po itong isa. Kasi pantay po yung kanyang puwet. No? Huwag natin sama yung balaybo, no? Pumantay po yung dalawang labi, no? Pantay. So, ito, babae. Yung mas malaki, babae. Ah, pareho lang, pantay lang. Ito, babae. Ito, lalaki. Ganun po. Saka ang babae po ay medyo maliit ang mukha, no? Ang lalaki ay medyo malaki. Yun po, doon nakikita po yan kung paano natin ma-determine ang isang babae at yung gender nila. Tingnan natin, makikita po yung gender kung ano po. Ito po yung gender, no? Ganyan po yan. Nakikita-kita po. Kung tingnan po natin, mahirap po ma-determine kung yung babae o lalaki, no? Pero makikita natin na ang babae ay mas maliit ang ulo kesa dun sa lalaki. Pero kung inakay na maliliit pong ganyan, mahirap po ma-determine niya kung babae o lalaki. Kaya sapit po tayo titingin. Ha? Ganun po yan. Ha? Ang tatay ay masyadong matapang at ako'y tinutuka. Siya, tutukain ka? At makikita niya ang dami ko na kagad na mga namumula. No? Na tutuka ka? Sige nga, patuka ko. Yan, nanunuka po siya. Oo, yan. Oo. Masakit po manuka, no? Pero kailangan, masanay ka sa mga ganyan mga patuka-tuka, no? Yan. Ayaw niyo pahawak. Matatapang po, no? Matatapang. Yan, kahit yung iba dito? No? Kahit yung iba dyan? Oh, yan lang. Hindi, merong hindi. Merong, ano? Ayan. Matapang si Bendog, eh. Hindi, yung babae matapang. Oh, titignan ka na agad. Yan po, makikita natin. Oh, yung ganda ng kulay. Malulusog sila, no? Ayan, magbibigat mga kalapatid, no? Napakabibigat.
Ayan, napakabibigat po, no? At malulusog. Pagka yung magaan po, reject yun, ha? Huwag nyong kakalimutan yun. Reject po yun. Hindi na, huwag na nyong pag-aksayan ng sing. Kasi lalo na kung sing-sing, mamahalin, lalagay na ng sing-sing, eh. Ano lang, sayang lang. Kadalasan mga, ano ba yung mga 6K na ring, mga ganun? Kasi merong, ano kasi, yung, meron kasi yung makikita nyo, maganda itsura, pero pag magaan yung ano, eh, may pagka malnourishing po yung ibig sabihin ng, kita nyo yung mga doktor, tinitingnan sa edad, tinitingnan yung size, tinitingnan lagi nila yung weight, no, yung weight. Kasi yung weight po, nandun po lahat yung tinatawag nating resistance, no? Yung resistance po, yung power, nandun po sa weight, no? Kaya lagi po natin titignan yung weight, no? Ng isang kalapati para hindi nasasayang yung sing-sing natin na inilalagay, lalo na kung mamahaling sing-sing, no? Yun po yun, ha? Mamahaling sing-sing? Yung mga halimbawa, yung kung naglalaro ko sa PSA, bibili ka ng mga 2K na mamahalin, mga 10,000 na sing-sing. Eh sayang naman kung bibilalagyan mo ng kalapating magagaan, no? Misan, para sigurado magbigat ng kunin nyo, eh, magbibigat, no? Minsan lumalaki yung ano na pa, yung value ng kalapati dahil sa sing-sing, no? Oo, ito po ay babae, no? Babae po yan. At ito po ay babae din, babae. Pareho yung babae po, babae. Walang lalaki, puro babae. Babae po. Parang maliit ang mukha nila, eh. Pareho. Oo, parehong maliit ang mukha. Babae po yan, no? Parehong maliit ang mukha. Saka makikita mo nyo ang kondisyon na kalapati, ha? Laging dilat ang mata, ha? Hindi yung hindi matamlay ang mata, no? Mga kalapatid, no? Itingnan natin kung talagang sila ay malulusog. Yan po. At malinis, ha? Malinis. Yung ganito, malinis po yan, ha? Ibig sabihin, malinis, ha? Hindi marumi. At makintab. Madulas, ha? Madulas yung kanilang balahibo, ha? At yung kanilang mga balahibong pusa ay marami pa rin, no? Hindi na uubos kaagad. Yung po ibig sabihin ng mga very healthy na kalapati, na inakay, no? Yan po yan, ha? Huwag natin kakalimutan yon. Basta alaga lang tayo ng alaga. Tingnan lang natin kung maayos yung paglaki nila, no? Yun lang pa importante doon. At ito po ay checkered, no? Checkered po yan, no? Yung mga itim-itim na dito. Wala pong blue bar, puro checkered. Ito, checkered din to. Wala pong blue bar sa kanila. Eh, tingnan, magulang nila eh. Oo, ganda ng magulang. Dahil yung magulang ay checkered, no? Ganun po yan. Mana sa ano, kasi dominant. No? Mana dun sa magulang. Kasi bibihira po kumuha ng recessive. Kumuha lang po ako ng recessive kung mahusay yung isang klase, no? Pinapares ko doon sa isang klase. Ganun po yan, ha? Kaya kumukuha lang po ako ng dominant kasi gusto ko po ay pareho silang nagpo-produce ng tinatawag na lahi, no? Ganun po yan. So, ganun lang po mga kalapatid, no? At meron pa tayong sisingsingan na isa dito. Pakikita ko sa inyo at sana po ay masiyahan kayo. Kita niyo ang tapang. Ayan niya paano yung kanyang anak, no? Kasi nga po, hindi siya nahahawakan, no? Hindi siya nahahawakan, kaya ay napakalusog, no? Itong laki-laki to, konti din, no? Malusog. Lalaki kasi yan, lalaki. Talaga ang lalaki ay medyo malaki sa babae, no? Saan na yung sing-sing? Ito. Nalagyan natin na. Ganun po yan. Nakita nyo, busog na busog, oh. Ito ba, oh? Hindi po ako nagsubo dyan, ha? Yung nanay po ang nagsusubo. Ganun po yan, ha? 27. 2769. 27569. Yan po, ha?
27569. Ang lusog po at ang bigat po, mabigat ha. Yan po ha. Lalaki po yan, lalaki. Pag ang lalaki po ay nakaganon po ang kanyang puwit, no? Yan po ha. Ang lalaki po, pag gusto nyong malaman kung sisiyo, ang puwit po niya ay nakaganon, ha? Pero pag ang babae po, ang puwit niya ay nakaganon, ha? Nakasahod. Yun po yun, ha? Para maiintindihan nyo. Nakaganon. Nakasahod po. Pero pag lalaki po, nakatukong po. Ang nakaganon. Yun po ang ibig sabihin po niyan, ha? Sa sisiyo. Sa sisiyo lang yun sa mga ganito. Kasi mahirap po ma-detect yung tinatawag ayan, natin. Ayan. Babae. Ayan, kumpanya niyan po. Nakayuko po yung kanyang puwet, no? Pero pag ang babae po, nakaganon po yung kanyang puwet. Yun po, ah. Dagdag kaalaman. Dagdag kaalaman po yan sa inyo. Kaya mga kalapatid, ang pag-aalaga po ng sisiyo ay lagi natin ibabase sa magulang. Yun po yun ha. Kung tayong makikialam dun sa magiging anak nila. Kasi nga mayroon pong nakakaroon ng disorder, yung tinasabing disorder. Yun po yun. So, gugutahan natin, lalagyan natin ng masasarap na pagkain. Yung hindi po mahina po pantunaw ng mga inakay. Huwag natin bibigyan yun. Kasi nagkakaroon ng disorder yung sa kanyang growth, no? Sa kanyang paglaki. Yun po yun, ha? Sinusubuan. Ang sinusubuan natin yun. Masama po yun, ha? Yan hindi po alam ng iba yan, ha? Kaya mga kalapati nyo, kung gusto nyo lumipad nung dumarating dyan na umiikot pa, kailangan po ay huwag natin pakikilaman ng mga inakay, ha? Ganun po yan. Hayaan lang yung magulang. Hayaan lang po yung magulang. Magulang naman, marunong yan eh. Meron tayong tinatawag na 5 factors of genes, no? Sinasabing 5 factors of genes. Ito po yung character, yung tinasabi natin colors, resistance, at yung tinatawag na identity, at yung structure, yung sinasabi structure. So, yung karakter, siyempre, pipili tayo ng masisipag na magulang, no? Ay, yung anak, no? Yun ang kukunin natin, masisipag na magulang para yung mga magulang ay aarugain nila yung kanilang mga anak ng maayos, malinis, ha? Makikita nyo, maglinis ng maglilinis. Yun ang kukunin natin, mga masisipag, masisipag lumipad. Yun po ang kukunin natin. Kasi nasa karakter din po yan, no? Yung ano, mabibilis, umuwi, eh. May mga attitude, mayroon mga tamad din kasing kalapati po. Tamad maligo, tamad mag-asikaso ng alam. Tamad, yun mo yun, huwag natin kukunin, tamad. Yung mga breeders may 5 factors. Yung pangalawa po natin, ano, yung character, ayan, tapos na tayo sa character. Yung po sinasabing colors, no? Yung colors naman po, dandun po, ano po yung magulang, meron siyang kulay na gano'n, na ibibigay niya po sa kanyang ang anak kung ito po ay dominant, no? Sinasabi ko na kaya inheritance, no? Huwag po tayo maniwala yung eyesight ay isa sa mga mahuhusin. Kasi po, yung magulang, kaya nananalo din yung mga anak. Kasi po, yung magbagulang po ay merong ganun din pong kulay na ibibig, na ipapasa niya sa mga anak. So, bakit nga walang kwentang yung colors? Kasi po, yung colors po ay for identification lang po. Ha? For identification, hindi po siya part ng husay, no? Kulay lang. Kulay lang. Isang kalapati po yun, ha? Ganun po yan. Next factor. So, yung pangatlo po natin, yung kinatawag na resistance. Resistance, kailan kukuha tayo ng mga kalapati ng matatak na lalakas, no? Yung mga malakas kumain. Yan. Malakas sa yung lipad. Ha? Saka yung mga malalakas barako. Yan yung sinasabi natin, no? Yun po yung kukuha natin. Mga agresibo. Yun po yung mga resistance na ating kailangan sa isang kalapati.
So yung ating apat po natin yung tinatawag na structure, no? Yung structure po kailangan po maayos ang ating genes, no? Yung sinasabing genes natin. Kasi structures of genes must be construct in a proper manner, yung sinasabi, no? Kasi nga po, parang building po yan. Pag gagawa tayo ng isang building, kailangan yung mga materials natin ay matitibay. Mga para makapag-provide tayo ng matataas na building, no? Kailangan yung ating materials ay magawa natin ng maayos para yung materials natin ay hindi magpo-collapse, no? So, kailangan matitibay ang materials natin, mga kalapatid, ha? Huwag tayong basta gawa ng gawa. Huwag tayong bigay ng mga gamot na wala namang silbi, no? At kailangan magaganda yung vitamins na ibibigay natin sa kanila para tignan natin kung may epekto ba. Pati yung pagkain, ha? Kailangan magaganda yung pagkain na ibibigay natin sa mga kalapate. Yun po yun, ha? Next factor. So, yung sinasabi natin, yung identity, no? Kailangan po yung identity, no? Yung last. Iingatan natin yung identity. Kukuha tayo ng mga ibon na yun. Kahit na sa gumong hirap na umuwi, eh, kukunin natin yun para magamit natin sa susunod na generation, no? Yung sinasabing generation. Kasi kailangan natin yung matataas na uri ng identity. Kahit nasabi mo na nabutas siya, basta umuwi siya, ibig sabihin po, mahusay siyang kalapate, no? Yung identity niya, kailangan natin yun, ha? Ganun po yun. Kaya yung 5 factors of genes, kailangan po natin pag-iingatan yan. Kasi yun po yung bigay ng Diyos sa kanila, no? Kasi wala naman silang talent, eh. Wala naman, hindi naman natin pwedeng isama yung talent. Wala naman singer sa mga kalapate, no? So hindi na i-disregard na natin yun. Kasi yun lang 5 factors of genes. Yun lang po ang binigay sa kanila ng Diyos. Yun lang po ang pinaka gagawin nila dito sa ibabaw ng mundo. Yun po yun, ha? So, mga kalapatid, sana po nasihan kayo dun sa aking mga explanations sa inyo para nun sa ganon ay matuto kayong mabuti at marami pa kayong dapat matutunan sa pagkakalapatid dahil nga hindi ko naman pwedeng biglain sa inyo yung aking pagtuturo dahil nga marami po itong factors, sinasabi. Marami po itong mga sistema. Ito po ay by science procedure po. Kailangan po natin pag-aralan yan upang tayo ay maging mahusay na manlalaro, no? Para mapag-ingatan natin ng ating mga kalapate. Yung pag-aalaga natin, kailangan maayos po yan, ha? Hindi yung kuha tayo ng magandang lahi, no? At pag nakakuha tayo ng magandang lahi, yun ang ilalaban natin. Yun po yan. Hanggang na lang po, mga kalapatid, at maraming salamat sa inyo. At sana ay nakakuha kayo ng konting kaalaman tungkol sa pangangalapate. Kung meron nga pala kayong mga comment, just write down below, no? At yung ating magiging raffle po after lockdown po, no? Kasi nga yung nangyayari sa ating bansa ay hindi nagiging maganda. Bagsak na po ang ating bansa ngayon. Kailangan doon lang po tayo susunod, no? Sige po, ganun na lang po.